binigay ko naman lahat, kaya lang hindi talaga naging sapat. Alam niyo ba na kaya mahal na mahal ko rin yung McDo? Kasi nga, dito ko nakalala yung ex ko. Sabi ko na sa inyo, mainit. Nandito tayo ngayon sa Kumjung Yache. Yache is gulay. Nalaglag yung wallet ko dun sa taxi. Welcome sa panlasang Pinoy. Nakakaiyak. Okay, karib ako sa McDo. Gusto ko kumain ng pancake. Ngayon ay Friday, walang pasok, Children's Day. Good morning. Anyo nga sa'yo. Anyo nga sa'yo, madlang people. Good morning. So for today's video, mamamalengke ako. Ngayon ay Children's Day dito sa South Korea, May 5 at mga walang pasok. At napakaulan ng panahon ngayon. Tignan niyo ba yan? Napakaulan ngayon hanggang Sunday to. Okay, sarang mamasyal kaya lang yan nga dahil maulan. Mas masarap pag-stay sa bahay. Ako lalabas ako para mag-grocery. Kasi wala na akong kakainin sa loob ng ilang araw. Eh, alam niyo na, nakakatamad lumabas kasi nga maulan. Mag-stay at home at marami tayong gagawin pa. Hello. Okay. So, ayun na tayo ng taxi papunta ng Bulgugtong. Pero dahil crave na crave ako sa McDonald's, cheeseburger, tsaka sa pancake nila, magmamakdo muna tayo bago tayo mag-grocery. Kasi 2 weeks na akong crave na crave sa McDo. Wala kasi sobrang lapit na McDonald's dito. Yun ang nandun sa Bulgugtong. Bali, kung magbabas ako 40 minutes. Kung taxi, mga 13 minutes lang. Kaya let's go, guys! Yes! Ito tayo sa wakta! So dito pala, pagka-order kayo sa bayang kiosk na wala na silang counter. Nakapag-McDo, walang hilamos. Nagtatbrush lang ako kasi wala ng face mask ngayon eh. Oh, finally makapag-McDo na ulit ako. Tinan yung itsura ko. Ay, gising-gising lang. So bali in order is hash brown, meron din tayong apple pie, at syempre ang ating pancake. Alam niyo ba na yung first job ko ay McDonald's? Kaya mahal na mahal ko rin yung Mac kasi nga, ito yung first job ko, tsaka dito ko nakalala yung ex ko. The best yung breakfast ng Mac. Bukod sa dito ko ng trabaho, masarap naman talaga. Dito sa McDo, meron silang breakfast tsaka ano nga ba yun, regular. May 2 sets sila eh. Pag breakfast ang sinaserve niya lang talaga is ito. Wala silang mga burger McDo, mga cheeseburger, quarter founder, Big Mac. Mamaya pa yung transition nila by 10 a.m. Pinakamatrabahong duty is breakfast. For me ha, matrabahong breakfast. Tapos itong apple pie, masarap din naman to. Kailang careful kayo sa pagkain ito kasi crunchy to sa labas, pero pag kinagat nyo, napaka-init sa loob. Tingnan natin kung mainit pa.
Sabi ko na sa inyo, mainit. Kasi yung nasa loob niya is parang, ano man tawag doon? Hindi ko na alam ang tawag eh. Ito namang hash brown gawa sa patatas. Siguro kung itong McDo na ito malapit dun sa bahay namin, baka lagi ako nandito. Nakakatuwa lang din ngayon. Kasi dati, nung hindi pa natatrabaho sa McDo, hindi naman nakakatikim ng mga ganitong pagkain. Nakakatikim ako ng pancake. Yung tigli-lima-limang piso, 10 piso, tsaka yung homemade namin. Pero ngayon, iba na rin kasi yung nakakain ka sa mga fast food chain. Ang galing ng buhay. May process siya. Kung dati hindi mo afford, na-afford mo na unti-unti ngayon. Sabi nga nila, malayo pa, pero malayo ka na. Tsaka dati, kahit nagtatrabaho naman kami sa McDo, hindi kami lagi nakakain. Merong premium sa McDo, pero yung mili, may pagpipilian ka lang specific. Pero dati, pinaka-lagi kong pagkain doon ay one piece chicken, tapos yung chicken namin, hindi sinasalsa sa gravy. Alam niyo kung masarap ang chicken sa suka. Masarap ang suka sa McDo. Busog na. Tapos ito, trivia. Alam niyo ba ako yung isa sa mga unang nag-duty ng ano? I mean, nag-serve ng breakfast meal sa McDonald's, Candelaria. Shoutout pala sa mga katrabaho ko sa McDonald's dati. Tapos na tayong kumain. Bali dito pala sa Korea, pagkatapos yung kumain, kayo yung magbabalik ng mga pinagkainan nyo or yung mga kalat nyo dito. Napakaulan! Bali pumunta na tayo ngayon ng Mart. Mag-grocery na tayo. Bali tatawid lang tayo dito sa kabilang kanto. Wala yung nilakad ko, sarado pala yung mart doon. Hindi ang ending, dito ko bibili ng prutas. Bibili tayo ng ubas. 8,000 won. Grabe, mahal yung mango. 25,000 won. At dahil nga pala holiday ngayon, baligtad dito sa Korea kapag holiday, mas sarado yung mga tindahan dito, mga establishments. Unlike dyan sa atin sa Pilipinas, kapag holiday, bukas yung mga tindahan dito, sarado. Ang layo na nang nalakad ko, wala pa akong napapamili. Kasi nga mga sarado. Nandito naman tayo ngayon sa Kugi. Tindahan naman to ng karneng baboy. Saka mga karneng baka. Tubo-tubo to eh. Chill, chill. Samda. Nandito tayo ngayon sa Kumjung Yache. Yache is gulay. Bibili tayo dito ng sibuyas at kamot. Magluluto tayo. Ayun guys, so bali tapos na tayo mamalengke, pauwi na tayo. Maghintay na lang tayo ng taxi, hindi na tayo magbabas para mabilis tayo makauwi kasi marami pa tayong gagawin. Nalobat yung GoPro ko, kaya phone na itong gamit natin. Ito pala yung mga pinamili ko. And that's it mga kalakwatsero. Pauwi na tayo. Annyeong! A few moments later. Guys, nalaglag yung wallet ko dun sa taxi. Bali, tinawagan ko na. Bali, babalik naman daw. Bali, hintayin ko na lang. Buti na lang dito eh, ano, may makokontak mo yung ano, yung taxi na binook mo. Grabe, nagpatak yung wallet ko. Nandun lahat ang IDs ko. Annyeonghaseyo. Station 만원이라고 줘야지. 아, 만원이요? 아, 알았어요. 방금 바로 전화해 갖고 찾을 수 있어. 안 그러면 손님 찾으면 네. 갖고 가 버렸어. 네, 감사합니다. 나와 오늘 wallet 거 발리 may pipalayon manon. Pero okay na buhay ng manon kaysa mag-apply ako ng panibagong ARC tapos yung mga ATM ko.
tsaka mahal yung wallet, regalo pa to sa akin. So yun lang guys, magluluto na ako. Welcome sa Panlasang Pinoy. Ang una natin gagawin ay magpapakulungan tayo ng tubig para ilalagay na lang natin yung karne maya-maya papulungan. Ito yung gagamitin natin gas. Dito pala sa bahay namin, isa lang yung kalaan. Bakas sila kami gumagamit. 2, 4, 6, 7. 7 kami gumagamit dito. So bigayan na lang kung sino nauna magluto, eh, di mag-iintay muna. Simulan natin. Bali yung kusina namin, maliit lang din. Maliit lang din yung isuksa namin. Tapos makalat. Dahil maulan, masarap ang mainit na sabaw. Binigay ko naman lahat, kaya lang hindi talaga naging sapat. Hindi lahat ng gusto mo magugustuhan ka. Kasi hindi naman lahat na nagkagusto sa'yo ginusto mo. Kaya patas lang. Nakakaiyak. Ay, nalagay ko na yung sibuyas. Wait, kumain ko muna. Kumain. Ayan, nalagay natin yung sibuyas. Antayin natin kumulo, tsaka natin lalagay yung karne. Ito pala yung nabili kong gulay sa mart kanina. Pagka sa ganun kasi ng tindahan, mas mura. Lahat pala may sira. Mura kasi mapapamura ka. At ngayon, ilalagay na natin ang karne. Malalaki oh. Tapos malaman ito. Magkano na kaya ang kilo ng karne kay Ate Marina? Kilala niya si Ate Marina. Si Ate Marina yung ano, nagtitinda ng karne ng baboy doon sa barangay Mangilag Norte tsaka sa Mayabobo. Doon kami nabili at nautang ng karne ng baboy tsaka yung mga taga-roon sa amin. At yun na natin kumulo. Ito pala yung kisaksa namin. Puro chinelas, chinelas. Oh. Puro kaldero, oh. Tinan nyo. O, diba? Ganito yung kusina namin dito sa Kisoksa. Dito naman din kasi kahit maglinis ka, pag yung mga kasama mo hindi marunong maglinis, tatamarin ka na lang din maglinis. Trank. Pero usually, yung mga Kisoksa dito sa Korea, karamihan yung mga ganito yung itsura. So, hindi kayo pwede mag-expect ng sobrang ganda na pumuntahan yung bahay pagka nag-Korea kayo. Lalo kung libre. Pero pag may bayad yun, mga apartel, mga ganun yung mga tinitirahan nila. Kung gusto mo talaga ng magandang kisoksa or bahay dito sa Korea, magre-renta ka sa mga magagandang apartment dito. Kasi ito na yung labas ng company. Labas ng bahay namin. Umuulan pa rin. Kasi meron lang ng rotary. Bali, nasa isang compound lang kasi yung company tsaka yung bahay namin. Kaya... Tada, may dalawa kaming rep, pero isa dyan sira. Ito yung gumagana. Back to luto na. Ang ating more. Lumambot mo yung karne, lalagyan mo yung karne. Ayan, tapos na tayong magluto. Bali, ito lang yung kanin ko. Bali, yung kain na pala namin dito, very mababa. Kaya yan, nakabuka ka tayo dyan. Walang kabubuso ko naman, kakataas ko lang mag-makdo. Kasi kumain ako alas 8. Tapos ngayon eh, 11:34 na, tamang lunch. Pagkatapos kong kumain, maliligo naman ako. Tikman nga pala natin. Hindi ko pala natikman kanina, Ari. Sarap. Masarap. Nasaan sampalok? Uy, bago ligo. Next. Noo. Kedit na ako ngayon ng... Ay, di ba? Edit po na ako pala ako ng showtime. Tapos, edit na natin. My goodness!
Alas 4 na, umuulan pa. At dahil hapon na, takot gutom na din, ako magluluto ng... Turon, pang merienda. Knock-knock. Who's there? Turon. Turon who? Anong lugar ang gusto mong puntahan? Ano? Eddie, Turon to. Walay putik. Turon. Masarap kasi magputri pagkaulan, di ba? Lalagyan natin ng gatas para mas masarap. Tapos na ako magluto, tapos na lang ako ng showtime. Ngayon kakainin ko na ang turon. Ayan na. Habang mag-i-edit ng vlog natin for today. Sarap. Welcome. Nabili ko pala ito kay Ate Sheila. So yun guys, ito ko na tatapusin yung vlog. Bali, end ko na to para makapag-edit na ako, no? Para masama ko na rin tong clip na to dito. Ayan, ayun yung buong araw ko ngayon. Ngayong May 5, Children's Day dito sa Korea. And that's all for today. See you to my next vlog.